nalalapit sa mga taong mayroong kapangyarihan. Nang sa ganon, tayo ay magkaroon ng kapanatagan. Na mahalaga, lalo na kung tayo ay lalong malalapit sa ating Panginoon, ang ating Diyos, dapat tayo ay lalo pang mapalapit sa Kanya. At ito ang ating paksa ngayon, panatilihing malapit sa Diyos. Hindi lang basta malapit, kundi malapit. Mayroon pong aksyon na dapat tayo ay sadyang lumalapit o napapalapit sa ating Panginoon. Now, ang talatang ito na ating binasa ay nagtuturo sa atin kung paano natin panalatihing mapalapit ang ating sarili sa Kanya upang sa pagdating ng panahon ay hindi tayo mapapahiya. Alam natin, maraming Kristiyano ngayon, umaangkin ng mga ligtas at mga Kristiyano, ngunit napakalayo nila kay Kristo sapagkat ang buhay nila ay hindi po makikita na sila'y namumuhay bilang isang Kristiyano. At alam natin na kapag ito'y nagpapatuloy, sa panahon ng pagdating ng Panginoon, lahat sila'y mapapahiya. Kinakailangan manatili tayong malapit sa Kanya. Na paano natin ito gagawin? Salita ng Diyos ang magtuturo sa atin. At dito sa ating binasa, mayroong tatlong bagay na dapat na panatilihin nating malapit sa ating Panginoong Diyos. Una, sa verses 28 to 29, panatilihing malapit ang ating pag-uugali sa Kanya. Verse 28, 29, at ngayon mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, makakatiyak kayo nang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Now dito sa unang itinuturo sa atin na dapat ang ating tayo po ay napapanatiling ating pag-uugali sa Kanya na malapit. Now, kailangan lamang na makita sa atin ang ating kaugnayan kay Kristo kung tayo po ay dapat mapalapit ang ugali sa Kanya. So anong kaugnayan nito sa atin? Anong dapat na ugali ang dapat nating mailapit palagi sa ating Panginoon? Dalawang bagay. Una, dapat maging matuwid. At ikalawa, dapat ugaling ipinanganak na muli. Dapat tayo na mumuhay sa katwiran. Verse 28. At ngayon mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kayo, kung mahayag siya, ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Isang bagay lang na hindi tayo mapahiya pagdating ng Panginoon. At kahit man saang lugar, bilang kilala tayong Kristiyano, ngunit napapahiya tayo dahil hindi tayo namumuhay sa katwiran. Ang ating Diyos ay matuwid. So therefore, bilang Kristiyano, dapat tayong maging malapit sa Kanya sa ating pang-uugali na matuwid din. At ikalawa, dapat din atin ding ugaliin na tayo ay mga ipinanganak na muli. Tayo mga bagong nilikha. Verse 29, kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, makakatiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. So sa ating paggawa ng katwiran, lagi tayo naging malapit sa ating pang-uugali sa ating Diyos, ay makikita talaga na tayo ay mga ipinanganak na muli. Kaya upang mapanatili natin ang ating pagiging malapit sa Diyos, kailangan nating mangugali para sa Kanya. Ikalawa, chapter 3, verse 1, panatilihing malapit ang ating relasyon sa Kanya, ang ating kaugnayan sa Diyos. Sabi sa 1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Now, ang ating relasyon sa Diyos ay kinakailangang magpakita ng kaugnayan kay Kristo. Paano? Una, panghawakan natin ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos. Anong uri ng pag-ibig ang ibinigay sa atin ng Diyos? Hindi ito damdamin o emosyonal na pag-ibig. Alam natin,
ang pag-ibig ng Diyos sa atin, tanda natin, makasalanan pa tayo, doon niya ipinahayag ang kanyang pag-ibig sa atin. So therefore, ang kanyang pag-ibig sa atin, walang conditional, walang condition. Kaya naman, dapat tayong mamuhay ayon sa kanyang pag-ibig. Bigyan natin ng halaga ang buhay natin. Inibig tayo sa kabila ng ating pagkamakasalanan, sa kabila ng ating pagkarebelde, inibig niya tayo. Pahalagahan natin yon. Dapat makita ang relasyong ito natin sa kanya. Ikalawa, dapat din nating ipakita ang relasyon natin sa salibutan. Dapat may kaibahan ang mundo sa atin. Ang sabi nga sa verse 1, ang sabi sa kalagitnaan, upang tayo matawag ng mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng salibutan sapagkat sila'y hindi nakikilala nito. Dapat makita rin sa atin na hindi tayo makasanlibutan at hindi tayo namumuhay ayon sa sanlibutan sapagkat ang sanlibutan hindi nakakilala sa Diyos. Kaya kung tayo'y namumuhay na taliwas sa sanlibutan, ay marami mga garit sa atin, hindi tayo nakikilala dahil hindi tayo makasanlibutan. Kung paano hindi na nakilala ang Diyos, ganun din hindi tayo kikilalanin ng sanlibutan. Pero kung tayo ay kaibigan at minamahal tayo ng sanlibutan, wala pong pagkakaiba. Hindi nakikita ang ating relasyon sa Panginoon. Dapat yung relasyon yun hindi mahiwalay saan man, sa trabaho man, sa bahay man, o saan mang lugar ka napunta, dapat panatilihin ang relasyon na yun. Palagan natin ang kanyang pag-ibig, palagan din natin na tayo'y kaiba sa sanlibutan. Ikatlo, na dapat nating panatilihing malapit sa Diyos ay ang pagkatao natin sa kanya. Iba yung sa pang-uugali at pagkatao. Yung ugali natin, yung mga gawa. Pero yung pagkatao natin, ano bang kalagayan natin? Basahin natin ang verse 2 hanggang 3. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi na pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Dalawang bagay din ang ating titignan dito. Nang ating pagkatao ay kinakailang makita ang ating kaugnayan kay Kristo. So anong koneksyon? Anong kaugnayan natin sa Diyos? Unang-una, ang ating pagkatao. Ang ating kalagayan, katayuan sa mundong ito, sino tayo? Ang sabi sa teksto na ating binasa, tayo'y mga anak ng Diyos. Dapat tayong mamuhay, mangugali. Dapat tayong makitaan ng relasyon sa Diyos na bilang mga anak ng Diyos. Ang sabi sa verse 2, andyan, napakalinaw po, bilang mga anak ng Diyos. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Pinatunayan mismo ng salita ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos. Kaya dapat panatilihin nating malapit tayo sa Kanya bilang mga anak ng Diyos. Yun ang ating pagkatao. At ang sabi, hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Bakit sinabi niyan? Sapagkat sa kasalukuyan, nandito tayo sa mundo, maraming mga problema, maraming mga pagsubok, maraming tentasyon, hindi tayo namumuhay ng perpekto, hindi pa natin alam kung anong magiging anyo natin. Sapagkat tayo ay talagang binubomba ng iba't ibang mga pasakit, mga kasalanan, mga pagkakamali natin, mga regrets natin, pinahirapan tayo ng sanlibutan. Ngunit kapag siya'y nahayag, kapag dumating ng Panginoon, matutulad tayo sa Kanya. Doon lamang magtatapos ang ating hirap. Magiging kompleto ang ating reformation when that time comes, pagdating ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi nga, pagdating ng ating Panginoon, gusto ko lang tingnan yung 1 Corinthians chapter 15 verse 52. Ganito ang pagkakasabi pagdating ng Panginoon. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta,
sapagat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagat kailangan na ito'y may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit, kapag itong may pagkasira, ito yung problema natin, marami tayong naranasan, ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon na sa pagtatagumpay. Yun ang sinasabi ng ating talata na sa ngayon hindi pa natin alam kung anong magiging tayo dahil tayo ay nasa kasalukuyang mundo na nagpapahirap sa atin. Pero dapat panatilihin nating malapit ang ating sarili sa ating pag-uugali sa Diyos, sa ating relasyon sa Diyos, at ikatlo, sa ating pagkatao sa Diyos. Tandaan natin, tayo'y mga anak ng Diyos. Mismong salita ng Diyos nagdeklara na tayo'y mga anak ng Diyos. Pero habang tayo naghihintay ng pagdating ng Panginoon, hindi natin alam kung anong magiging atin sapagkat tayo bubugbugin ng iba't ibang kasalanan, problema, kasiraan, pagkakamali. At sana, pangalawa, sa ating pagkatao sa Kanya, itong katotohanan tayo mga anak ng Diyos, ang siyang dapat mag-udyok sa atin daily, sa araw-araw, na tayo tumayo bilang mga anak ng Diyos. Ito yung katotohanan. Ang katotohanan na dapat mag-udyok sa atin. Huwag tayong padaig sa mundo. Huwag tayong magpadaig sa filosofiya ng mundo, ng sanlibutan, ng kasalanan. Ang sabi nga sa verse 3, sa ating teksto, at sino may ganitong pag-asa? Mayroon tayong determinasyon na ganito. Na ano? Na tayo mga anak ng Diyos at bubugbugin tayo ng iba't ibang mga problema, pasakit, kasalanan. Ang sino may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis. Yung salitang naglilinis, continuing na tayo po ay nagko-confess ng ating kasalanan, nagre-repent tayo, patuloy tayong kumakapit, inaalis natin ang mga kahinaan sa buhay, ang mga bisyo natin. Naglilinis, ang sabi sa ating binasa, gaya naman niyang malinis. Mayroon tayong karapatang maglinis ng ating sarili, hindi ito pagkukunwari, sapagkat ang ating tinutularan ay ang Panginoon na malinis. Kaya nga, dapat yung katotohanan ito na ating tinanggap sa mga talatang ito ang siyang mag-udyok sa atin na maglinis ng ating buhay sa araw-araw. Huwag tayong padaig na tayo'y naalipin ng iba't ibang ugali, iba't ibang problema, iba't ibang bisyo sa mundong ito. Huwag. Sabi nga ni Pablo sa Romans 12:2, magbago na tayo ng isip upang malaman natin kung ano yung mabuti't banal na kalooban ng Diyos. Sapagkat kung hindi tayo maglilinis, mananatiling blurred sa atin, ano ba ang will ng Panginoon sa akin? Lagi nating hinahanap, gusto kong makita, gusto kong malaman ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, maglinis ka sa araw-araw. And that is confession, repentance, pagbabago ng ating ugali, pagbabago ng ating mga practices. So, sa ating ngayong gabi, ito ang ating sadya. Ipanalangin natin ang iglesia, bawat membro ng iglesia na lumago sa biyayang ito. Nakakalungkot po dahil itong pandemic na ito hanggang ngayon, marami talaga ang nanlalamig. Marami ang nawawala ng gana na dumalo sa mga pagtitipon. Kailangan natin silang pukawin. Pukawin talaga. Bigyan ng irritation ang kanilang taglira na dapat silang bumalik sa dati nilang ginagawa na mainit at talagang uhaw, sabik sa mga pagtitipon. Lalo na sa prayer meeting. Kakaunti na lang tayo. Baliwala na sa iba. Nagwawalang bahala ng iba. Alam nilang dapat, pero hindi nila ginagawa. Sila po ay nagiging hangal. Wala silang wisdom. Sapagkat alam nilang katotohanan, pero hindi nagagawa. Kaya nga, ipanalangin natin na sana ang mga kapatiran natin ay makawala sa ganitong ugali. Dapat mapanatili ang pagiging malapit sa Diyos. Mapanatili ito, ang ating pag-uugali, ang ating relasyon,
at ang ating pagkatao bilang mga anak ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Sana nga po, Panginoon, marinig ito ng mga kapatiran at lahat ng mga mananampalataya na buhayin nila, Panginoon, sila mismong gagawa na painitin ang kanilang puso, bigyan ng pagkukusa ang kanilang mga kamay at paa na makipagtagpo sa inyo sa mga itinakdang pagtitipon upang wag silang maalipin ng mundo. At sila po, Panginoon, ay hindi makilala ng mundo, kundi makikita sa kanila ay si Kristo. Maraming salamat po, Ama, sa inyong salita na nagbibigay buhay muli sa aming pong relasyon sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.